Mabalang umaga sa inyong lahat. It's me again, ang inyong Ate Maya. Muling maghahatid na naman sa inyo at mag-share ng mga panibagong kaalaman. At ano nga ba itong kaalaman na i-share ko sa inyo ngayong araw na ito? Walang iba kundi ang pampaswerte po. Ayan. Ituturo ko po sa inyo ngayon ang isang magandang pampaswerte na pwede natin gawin tuwing sasapit po ang new moon. At sa mga hindi pa po nakakaalam at mga baguhan po dito sa aking channel, first time yung napanood itong video ko, gusto ko pong ipaalam sa inyo na tuwing sasapit po ang new moon, ito po yung pinaka perfect time, ika nga, na gumawa po ng mga spell or ritual. Kasi ang enerhiya po sa mga panahong ito ay napakalakas at natutugon po talaga yung ating mga kahilingan. Nangyayari po talaga. So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, meron akong i-share sa inyo ngayong araw na ito, hindi lang po isa, kundi dalawa. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel ko, huwag mo namang kalimutan na pindutin ang pulang subscribe button. Ganun din yung maliit na bell button para lagi kang updated sa lahat ng mga bagong upload ko. New moon pa lang, umpisahan na po natin yan. Para mas maganda po ang dating ng biyaya sa atin, mas mag-grant po yung ating mga wishes. Ang una pong tips, pampaswerte tips na i-share ko sa inyo ngayon, ay normally ginagawa po talaga kapag mag-uumpisa po ang new moon. So dito po sa pampaswerte ng ito, mangangailangan lang po tayo ng red pen or ball pen or marker, basta pula po yung kulay. Ayan, lahat na po ng pen, sinabi ko na. Basta lahat po ng panulat na ang kulay po ay pula. Ayan, ito lang po ang kakailangan natin sa totoo lang. Paano po natin ito gagawin? So, ayan na nga, gabi pa lang, ihanda nyo na yung pen nyo, kung anumang pen yan gagamitin nyo, ayan, panulat. Dahil sa umaga po, bago kayo lumabas ng bahay, susulatan po natin ng peso sign ang ating palad. So, saan po ba natin palad? Alam ko maraming magtatanong sa inyo, saan bang palad natin ilalagay itong peso sign nito, isusulat ito? Sa dominant hand nyo po. Pag tinawag po natin na dominant hand, ito po yung kamay na palagi nyo ginagamit. So, kung kaliwete kayo, so ito yung dominant hand nyo. Ito po yung susulatan nyo. So, kung kanan po naman palagi yung ginagamit nyo, ito pong kanan ang susulatan natin. At ano po bang isusulat natin? Ang isusulat po natin ay peso sign. Ayan. Nasulat ko na po. Ganito po ang proseso ng paggagawa nito. Sa umaga pa lang po, bago kayo lumabas ng bahay, isulat nyo na po itong peso sign na ito sa inyong palad. At bago nyo po isulat ito, tingnan nyo muna yung oras, kung anong oras nyo siya isinulat. So, lagi nyo pong tatandaan yung oras na yun dahil napaka-importante po nun. Dahil kung anumang oras nyo isinulat yon, ganong oras nyo rin gagawin kinabukasan sa mga susunod na bukas hanggang matapos ang 15 days na tinatawag natin na crescent new moon. So, kung sinulat nyo po ito ng 7 o'clock ng umaga, so, on the next day, 7 o'clock nyo rin po isusulat ulit. Ano po ba ang epekto nito sa paggagawa po natin ito? Ito po ay nakakapaghatak po ng swerte. Yan. Mga swerteng hindi mo inaasahan, bigla na lang po dumarating sa inyo. Yan. Maganda din po ito sa pagtaya sa kung anumang sugal. Ito rin po ay nakakapaghatak din po ng swerte. At may posibilidad na manalo kayo. Alam ko may maraming magtatanong sa inyo, paano kung mabura siya? Siyempre, pag nasa bahay ka, ano ka, maglilinis ka, mababasa yung kamay mo. Wala pong problema yun kung mabura po. Basta ang mahalaga sa umaga po, bago kayo lumabas, nagawa nyo itong ritual na ito, na ilagay nyo po yung peso sign, wala pong problema. Pwede rin po kung gugustuhin nyo. Pag nabura po siya, sulatan nyo po ulit. Wala pong problema. Basta mahalaga sa umaga po ay nagawa nyo po itong ritual nito hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa makarating po ang 15 days. So, bale, ang ritual nito ay gagawin nyo 15 days po, total bilang ng araw na gagawin nyo ito. So, ito po yung mula sa new moon, matapos po yung 15 days, hanggang sa sumapit po ang tinatawag natin na full moon. So, napakalaki po talaga ng maitutulong nito sa inyo, lalo na sa mga taong gipit po.
lahat naman po tayo nakakaranas ng kagipitan talaga. Pero wala pong masama kung susubukan po natin ito. Sa ngayon, ang susunod ko namang pampaswerte na i-share sa inyo ay isa rin pong magandang gawin sa panahon po ng New Moon. Ayan. So, mga ngailangan po tayo ulit ng garapon. Ayan. Kailangan po natin ng garapon. Boteng garapon po ha, hindi po plastic, na may takip po. Kailangan importante may takip. Ayan, mga ngailangan din po tayo dito ng asukal. Wala pong problema kung ang kulay ng asukal ay puti o brown o pula. Basta asukal po siya. At mga ngailangan din po tayo ng pera. So, any value ng pera. Kasi di po ba ang papel na pera po natin ay 20, 50, 100, ganyan di po ba 200. So, it's up to you po kung anong value po ng pera ang inyong gagamitin. Yung iba po, ang ginagawa nila, kahit ilan po ang ilagay nila. Wala naman po problema kahit ilang pera po ang ilagay nila. Pero sa akin po, kung ako po yung tatanungin nyo, mas maganda po, maghanda po kayo ng 8 papel na pera, any value, wala pong problema kahit magkakaiba-iba po sila, hindi po kailangan na magkakaparehas. So, maghanda po kayo ng 8 para sa akin ha, kasi alam naman po natin ang 8 na numero ay napakaswerte po. Walang katapusan po yan. Ano, walang no ending ika nga. So, ang pag ginamit nyo itong 8 numero na ito, ibig sabihin, ang dating sa inyo ng blessings, ng swerte, ng grasya, kung ano pa man yan, ay walang katapusan, walang humpay po. So, I suggest, kung gusto niyo lang po, pwede nyong gamitin ay 8 note na papel. At mga ngailangan din po tayo ng red ribbon. Alam din po natin ang red ribbon, lalo na't kung ito ay pula ang kulay, di po ba? Ay maswerte po ito. Isa din po ito sa nakakapagpahatak po ng swerte. Mabilis makapagpahatak ng swerte. So, umpisa na po natin kung paano natin gagawin itong pampaswerteng ito. Yung pong asukal na gagamitin nyo, it's either red or white, ilagay po natin dito. Punuin po natin ito. Huwag po yung punong-puno ha. Mga hanggang dito po. Siguro mga 3/4 lang po nitong bote. At it's up to you po. Kung meron po kayong mas maliit dito na bote, wala pong problema. Pwede nyo pong gamitin iyon. Or kung meron kayong ganitong kalaki, wala din pong problema. Wala po sa size yun. Ang mahalaga po yung ilalagay natin doon. Ano po? So pag nalagay nyo na po ng asukal, itong loob ng garapon nyo, ang gagawin nyo po is, ito pong note na pera nyo is iro-roll nyo po. So, paano po ang pag-roll? Katulad nga po na itinuturo ko sa inyo palagi, kailangan po laging sa nakaharap sa inyo. So, pag ni-roll po natin nakaharap sa inyo, yan, katulad po ng ginagawa kong ito, wag po yung paganyan. Hindi po maganda yan kasi palabas po ang swerte niyan. So, kailangan si laging nakaharap sa inyo para laging pasok ang swerte sa inyo. So, iro-roll nyo po iyang pera na yan. So, kung 8 po na pera, ang note na ganito, ang gagamitin nyo, so 8 po ang iro-roll nyo. At, dito, sa garapon na may asukal, na roll nyo is, isusuksok nyo po doon sa asukal. Wala pong problema kung matabunan po siya ng asukal, basta isuksok nyo po maigi. So, lahat po ng papel na pera na inihanda nyo, i-roll nyo lahat, then isuksok nyo po isa-isa. Yan. At habang isinusok-sok nyo sa isa-isa, yan, pray lang po tayo at isipin natin yung ating mga nais na makamtan. And then, kapag nailagay na po natin lahat, asukal at saka yung note na pera dito sa ating garapon, mga kailanganin na po natin itong takip. Takpan po natin maigi yan. Kailangan ganyan, maiging maigi. Yung hindi siya agad-agad mabubuksan. Ano po? And then, dito na po natin ilalagay ang ating red ribbon. Itatali nyo po yan dyan. So, it's up to you. Discarte nyo na po yan kung paano nyo po tatali yan. Ayan, tinali ko na. Ganyan. Ganyan po. Ano pong gagawin natin pagkatapos nito? Nyo pong kalug-kalugin. Yan, kalug-kalugin nyo po. At sabay ng pagkalug nyo dito ay isaisip nyo po o kaya bigkasin nyo kung gugustuhin nyo yung inyong mga wishes, yung mga nais nyo mangyari sa buhay nyo, yung mga nais nyo makamtan, lahat po. Unlimited po, kahit ano pong mga wish nyo, ay inyo pong sambitin o isiisip nyo po.
upang ipagkaloob po sa inyo. At ano naman po ang gagawin natin kapag natapos na natin itong kalugin? Ito po yung pinaka-importante. Kailangan po natin ito itago sa lugar na kung saan madilim. Ayan. Madilim po sa sulok. Ayan. Sa ilalim ng inyong bed. Yung hindi po nakikita ng sino man. Tanging kayo lang po ang nakakaalam. Ito po ang magiging lucky charm nyo. Magiging gabay nyo sa buhay nyo. Ang pagdating po ng swerte dito, hindi po agad-agad. Sa paggawa po natin ng papaswerte, hindi naman po agad-agad, di po ba, nare-receive natin yung mga kahilingan natin. Yung iba, it takes like a month, 2 months, 3 months, pero napapansin nila talaga may pagbabago nangyayari sa kanila. Mas maganda din po ito sa mga negosyo. Katulad ng mga nalulugang negosyo, maggawa po kayo nito sa panahon ng new moon at makikita nyo po sa bawat daan ng mga araw, may mga pagbabagong mangyayari sa inyong negosyo. So, ganun din po sa buhay ninyo, sa pamilya nyo. So, mag-keep po kayo nito sa inyong loob ng tahanan. Ilagay nyo po sa saan mang sulok dyan na madilim na hindi makikita po ng kahit sino man. Okay? At ito po yung magiging lucky charm nyo dyan. At mapapansin nyo po talagang ang biyaya ay hindi nyo laging aasahan. Basta na lang po yan darating. Lalo na kung kailangan nyo, magugulat na lang po kayo. Ito po ang epekto nitong pampaswerteng ito. So, napakaganda po talaga kung meron tayo nito sa ating tahanan. Makakatulong po ito. At wala naman pong masama kung susubukan natin. Di po ba? Ito po ay gabay natin ha. Kaya nga, kasabay din po nitong paggawa natin ng mga pampaswerteng ito, sipag at tiyaga din po. Para mas lalo pong gumanda yung buhay natin, mas lalong maraming biyaya po tayong makamtan sa araw-araw. Maraming salamat kung tinapos nyo po itong aking video na ito. I hope na makatulong po ito sa inyo. Yun lang naman po ang tanging hangad ko ang makatulong ito sa inyo. Ano po? At huwag po natin kalilimutan na palaging manalangin po tayo para mas lalong maganda po ang dating ng mga biyaya sa atin. And sa susunod po muli, magkita-kita muli tayo. And huwag nyo pong kalilimutan mag-like dito sa aking video kung nagustuhin nyo po. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone po. Bye-bye!